Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan kailanman ang idawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo ang mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga tuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpala ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Mabuti ang Panginoon, Siya'y mahabaging Diyos. Tunay Siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang Poon ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas Niya ako. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abanglingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama Niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
palad ang nahihimlay. Sa Panginoong may kapal, may ganti siyang nakalaan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at duluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang natin ay misa para sa mga yumao, no, lalo tigit para sa ating mga mahal sa buhay. Bagamat kakaiba ang pagdiriwang natin ngayon o pag-alaala dahil nga sa pandemya, dapat nasa puntod tayo, no, at kapag napunta tayo ng sementeryo, nagiging palatandaan nito o tanda na magre-reunion ng mga pamilya. No, last year, ito pa yung magkakasama. Ngayong taon, ito na lang magkakasama. No, at kumbaga, kahit wala tayo sa sementeryo, hindi natin dapat pigilan o kalimutan, alalahanin ang mga mahal natin sa buhay. Iba po yung konteksto ng hindi tayo makamove on
na para bang isang taon na siyang namamatay, di pa tayo nakaka-move on. Ibang konteksto po iyon. Kundi ang paalala sa atin, hanggang tayo ay nabubuhay, aalalahanin natin, at sa bawat pag-aalala natin sa kanila, inaalayan natin sila ng panalangin na siya naman talagang kailangan-kailangan nila. Hindi nila kailangan yung mga pagkain na inilalagay ninyo sa harapan ng kanilang mga pangalan, ng picture, no, doon sa puntod o kaya sa altar. Bagamat di naman natin pinapaalis yan, pero no, gusto nyong gawin, maglagay kayo ng pansin, no, ano pa ba, kalamay, no, kung ano pang paborito nung namatay. Pagtitirik ng kandila, hindi po bawal yon at hindi natin pinapatigil yan. Pero baka lang makaligtaan natin na higit doon sa mga iniaalay natin para sa kanila ay yung panalangin na siyang talagang makakarating sa kanila. Bagamat di pa natin alam, no, kung sila ba ay nasa purgatorio o sila ba ay nasa langit na. Kasi sa ating pong pananampalataya, kapag ang isang tao namatay at napunta na sa impyerno, wala na tayong magagawa doon. Pero kung nasa purgatorio pa, malaki pa ang magagawa natin. Minsan tayo po, no, nagdadrama tayo kasi nung nabubuhay pa yung namatay, maraming bagay tayong hindi ibinigay sa kanila, maraming tayong ipinagkait sa kanila. Kaya nga kapag lamay, no, lahat gusto natin ibuhos na sa kanya eh. Lalo tigit ngayon na hindi pa natin alam, pero nawa, no, nawa ay nasa langit na sila. Pero isang nakatiyak po, kailangan natin ipagdasal ang mga yumaon natin sa buhay habang tayo po ay nandito pa sa lupa. Isang araw, tayo naman ang pagdadasalan. At sa tuwing pinagdiriwang natin itong misa para sa yung mga yumao, maganda rin na tayo ay muling mapaalalahanan. Isang araw, haharapin natin ang katotohanan ito tungkol sa kamatayan. Mamamatay at mamamatay tayo. Hindi tayo forever dito sa lupang ito. Pag tinatanong kayo, no, gusto mo na bang mamatay? Ayoko pa po. Parang bibihira lang yung tao na pag sinabing kamatayan, no, sure, bring it on anytime. Pero pag pinag-usapan, hala, knock on wood, wag naman sana, wag po muna. Eh, kailan ba tayo magiging handa? Diba? Isang paalala na, sa tuwing titingnan mo yung puntod, sa tuwing dadaan ka ng sementeryo, reality check. Isang araw, tayo din, malalagay dyan. So tayo din ay mamamatay. Yun nga lang, ngayon pa lang, pinaalalahanan na tayo kung ano ba ang ating kahantungan pag dumating na yung araw. Kasi nabuhay tayo, mamamatay, at mabubuhay ulit. Ang tanong, pag nabuhay tayo ulit, saan tayo? Sabi nga sa ating ebanghelyo, no? Sabi dito, ano ba yung maririnig natin, no, sa Diyos? Halikayo, pumasok kayo, mga pinagpala. O umalis kayo dito, mga isinumpa. Alin kaya dyan? Sa puntong ito ng buhay natin, no? Kung sakali ngayon, no? Kasi araw-araw may namamatay naman talaga. May COVID man o wala, may bagyo man o wala, natural sa tao ang mamatay. Natural yan. Uy, ayun nyo na naman pansinin. Iyang katabi ninyo, pwedeng sa susunod na linggo, wala na yan dyan. Baka ikaw mismo, ako mismo, wala na, ha? Kaya maganda pa lang, ngayon pa lang, araw-araw may pagkakataon para tayo, no, magkaroon ng pagkakataong makapasok sa langit at sabihan, marinig yung sinasabi na pumasok ka, ikaw ay pinagpala. Dalawa lang naman
ang itatanong sa atin kapag tayo humarap sa Diyos. Ano ang ginawa mo? O ano ang dapat mong ginawa pero hindi mo ginawa? Yun lang. Hindi niya itatanong ilan ang bank accounts mo, ilan ang bahay mo, ilan ang kotse mo, anong achievements mo, cum laude ka ba, may medalya ka ba? Hindi yan ang itatanong. Ang itatanong lang sa atin, ano ang ginawa mo o ano ang dapat na ginawa mo pero hindi mo ginawa? Kasi sabi nga, no, ano man ang gawin mo o hindi mo gawin sa iyong kapwa o sa pinakamaliit na ito, siya mong ginawa o hindi mo ginawa sa akin. Sa panahong ito ng pandemya, very challenging, no, na tumulong. Kasi para bang uunahin ko pa ba sila? Eh ako din nangangailangan. Eh kung matsyempuhan pala tayo nang humingi ng tulong sa atin si Kristo, pinagkaitan natin. Pero maswerte tayo kung inisip pa rin natin yung kapakanan ng iba at kahit wala na tayo, nagbigay pa rin tayo, tumulong pa rin tayo. Matsyempuhan natin si Kristo pala yun. Di, ayahay ang buhay. Pero nawa po mga kapatid, no? Mahirap po lagi yung kasabihan natin na nasa huli ang pagsisisi. So ngayon pa lang, reality check, no? Kung meron tayong mga mahal sa buhay, anytime, any moment, pwede silang bawian ng buhay, mahirap yung hahagulgul ka ng iyak dahil marami kang regrets, dahil marami kang pagsisisi na tinanggihan mo, hindi mo tinulungan yung taong humihingi ng tulong sa iyo. Amen? Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayo ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin, ang lahat ng mga namayapa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa. Ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararagal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang aking pag-asa.
Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking moog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapa't maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.